Ang lahat ng sakripisyo at pagmamahal ni Tatay Jonathan ay walang katumbas na kahit ano paman. Muli po akong bumalik ng ospital para maghanap naman ng CT scan. Dahil nung pangalawang beses na bumalik sila Tatay Jonathan sa Tondo Medical Center para ipakita yung result ng ultrasound niya nung nakaraan, CT scan naman po ang nirequest ng doktor na ipagawa ni Tatay Jonathan. Pwede naman po sana na doon na lang gawin yung CT scan sa Tondo Medical Center. Pero that time po kasi ay hindi po available yung CT scan nila. At hindi pa po sure kung kailan ito magiging available. Kaya para hindi na lang po tumagal, naghanap na lang po ulit ako dito sa malapit sa amin. Ang gagawin po kasi sa kanya ay yung whole abdomen CT scan. Sa totoo lang po niyan ay may kamahalan nga po ito. Pero para po sa akin ay mas mahalaga pa din po ang kaligtasan ni Tatay Jonathan. At mas importante pa din po ang buhay ng tao kaysa po sa pera. At walang papantay sa pagmamahal at mga sakripisyo na tiniis ni Tatay Jonathan ng napakatagal na. At sino po ako para ipagdamot ang lahat ng ito sa kanya. Kaya alam ko na lahat ng ito ay deserve niya. At gusto ko pong makita at maramdaman ni Tatay Jonathan na may mga taong nagmamahal at nagmamalasakit sa kanya. At sobrang saludo po ako sa pagiging mabuting tatay niya. At mabalik nga po tayo sa CT scan ni Tatay Jonathan. At that day nga ay nakahanap na ako ng ospital na merong CT scan para kay Tatay Jonathan. Agad na nga akong nagpa-schedule at tinanong ko na din kung ano yung mga dapat at hindi dapat gawin ni Tatay Jonathan. At ayun nga po, in-advise nila sa akin na kailangan mag-fasting ng 8 hours ni Tatay Jonathan bago siya sumalang sa whole abdomen CT scan. At in-inform ko na nga agad si Tatay Jonathan na napa-schedule ko na siya at kinabukasan na nga ito gagawin. At ang lahat nga ng in-advise sa akin ay maayos ko namang naipaliwanag kay Tatay Jonathan. At nang matapos na siya sumalang sa CT scan, okay naman daw po at maayos naman yung naging pakiramdam ni Tatay Jonathan. At sinabihan na lang po kami na 12 hours pa bago lumabas yung result ng CT scan ni Tatay Jonathan. At para hindi na rin po mahirapan na magpabalik-balik sila Tatay Jonathan, humingi na lang po ako ng authorization letter ni Tatay Jonathan para ako na lang po mag-claim ng result ng CT scan niya. At dahil umabot nga po ng 10 hours yung fasting ni Tatay Jonathan, alam ko na gutom na talaga siya. Kaya niyaya ko po muna silang kumain para makapag-usap din kami bago ko nga po sila ihatid pa uwi. At yun nga po mga kababayan, ipagdasal po natin na wala pong makita na kahit ano sa result ng CT scan ni Tatay Jonathan. Para po magdire-diretso na at maoperahan na po si Tatay Jonathan. Muli po ay nagpapasalamat po ako sa inyong lahat dahil hindi ko po magagawa ang lahat ng ito kung hindi po dahil sa inyo. Sa inyo pong walang sawang pagmamahal, pagsuporta at paniniwala at syempre po ang inyo pong pagtitiwala. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At si Lord na po ang bahalang magbalik ng lahat po ng inyong kabutihan. Dasal ko po na lagi po tayong i-bless ni Lord para mas maging blessing po tayo sa iba. Lahat ng sakripisyo at pagtitiis ni Tatay Jonathan, ngayon nga ay nagsisimula ng magbunga ang lahat. Tan! Ang dami na po palinda pala na. Kailan po kayo namili? Dang ko sa Sabado. Ang pera yan, mabilis lang, mauubos. Amo pinambili ko. Para may limangan naman ako. Opo. Para hindi sayang. Iniisip niyo po na mauubos. Oo. Dahil ang pera yan, parang kwan lang. Isang libo, parang isang dal lang. Ang bilis mauubos. Ang ganda ng surprise niyo po sa amin ah. Nakakatuwa po. Dadagdagan pa yan. Ano po? Dadagdagan ko pa. Wow. Soft drinks naman, no? Oo. Oh. Para may ano na din po, income kayo kasi... Oh. Dahil wala akong hanap buhay. Kupi kong guwan. Yan ang guwan ko ngayon. Libangan. Hanap buhay ko ngayon kung wala. Oo, kusang pera. Sayang. Sayang ang tinulong ng mga tao. Ang galing ni Tatay Jonathan. Papasalamat ako guwan. Nandito ang tindaw. Dahil sa kanila. Tinulungan nila ako. Kaya nga po. Sana ay mas mapalago pa. No? Sana. Kompleto na din po. Oh. May mga itlog din. Ano na lang po ang kulang? Soft drink. Saka... Ano ito? Mga gin. mga alak po. Oo. Yun na lang. Ayun na lang po ang kulang. Pero Tatay Jonathan, natutuwa po ako. Kasi, ano po, di ba, naisip niyo po ito. That, saka iniisip niyo po na baka maubos yung pera nang wala pong napupuntahan. Oo, tama sinabi mo. O, ayun na po, natupad na po. Nakapagpuntahan na po kayo. Dahil sa inyo. Tinulungan niyo. Papasalamat ako dahil sa inyo. Kung wala kayo, wala rin.
Di rin magpapa-opera, makapa-opera niya yun kung wala kayo. Dahil ako lang nag-ano pa yung mag-isa. Pero Tatay Jonathan, ang tulong ko po sa inyo talagang galing po yung kay Lord. Ginamit niya lang po ako at yung mga tao pong nakatulong sa inyo. Kaya, papasalamat niyo. Opo. Ayan, Tatay Jonathan, no? At yung pangako ko din po sa iyo na dadalhin ko yung ano ni Ma'am Railing Yang. At syempre po, may mga papagod pa po sa inyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8,500 po. Maraming pong salamat ang nagbigay sa akin. Sana hindi sila magsawa tumulong sa akin. Maraming pong salamat. Pangako sa inyo, gagamitin ko itong pera para sa mabuti. Magtitinda. Yun lang. Para hindi magsawa kayo tumulong sa akin. Maraming pong salamat sa inyo. Tatay Jonathan, bagitin ko lang po kung sino po yung mga nagpabigay, no? Yung 8,000 po, Tatay Jonathan, galing po from Gain Racel Babaran. At yung 500 po from Mirasol Marabe Jolata. At salamat. At sa, kanya, po, sa kanilang dalawa. Maraming po salamat. Tay, ito po yung ano galing kay Ma'am Reling yan. Buksan na po natin, yeah. Tay, para ano po. So, mga grocery. Maraming po salamat. Ito mga grocery. May binigay sa akin. Pati bigas, mayroon din. Ating kabal. Maraming pong salamat. Ma'am, hindi ka sana magsawa sa akin. Tumulong. Maraming pong salamat. Ayan, maraming salamat po mga kababayan po sa pinaabot niyo pong tulong kay Tatay Jonathan. At yan, masayang-masaya po si Tatay Jonathan. At masaya din po ako na nakikita ko po na inaayos niyo po yung paggamit po ng mga binigay pong tulong sa inyo ng mga kababayan. Yung gusto ko. Para makakakuha ng tulong naman kahit wala akong trabaho, mayroon may income ako. Maraming pong salamat sa inyo. Negosyo ko. Binigay nila ng pera. Negosyo ko para lumago. Maraming pong salamat.